Hello mga Kariskarte. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng kangkong. Bukod dyan, ituturo ko na din sa inyo kung ano ang mga benefits na makukuha niyo kapag kayo ay kumakain ng kangkong. Ang kangkong na tinutukoy ko ay hindi ito ordinaryong kangkong na makikita kahit saan-saan. Ang kangkong na tinutukoy ko, ito ay Spanish kangkong na nabubuhay sa haplan. Ang kangkong dapat malinis, inalagaan, tinatanim kasi ang kangkong ay kinakain ng mga tao. Bago ko ituturo sa inyo kung paano magtanim ng kangkong, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang mga benefits na makukuha ni sa kangkong. Sa kangkong, meron itong 15 health benefits na nakakatulong sa katawan tulad ng... Kaya huwag kang kukurap at tapusin mo panoorin ang video ito para meron kang matutunan at pwede mo gawin dyan sa bahay ninyo. At siyempre, bago tayo magsimula, kailangan nakaprepare muna lahat ng materialis ninyo sa paggamit ng pagkatanim. Tulad ng buto, lupa, at galon o mga container lang sa bahay ninyo. Ang buto ng kangkong, mabibili mo ito sa online or doon sa tindahan na agriculture supply na malapit sa iyong lugar. At meron din ito sa mall, available na din. Mabili mo ito sa Ace Hardware at mabili mo din sa supermarket. Kaya hindi na kayo mahirapan sa paghanap ng buto o binhi. Ang unang gawin ay ibabad ang buto sa tubig sa loob ng 24 hours. Takpan mo lang ito. Kailangan nakabuwaghag ang lupa, gagawa ng box at lalagyan ng lupa. Pagkatapos, sa ibabaw niya, lalagyan ng paper egg tray. Kailangan sukat na sukat. Pagkatapos niya, lalagyan ito ng lupa sa ibabaw. Kailangan mo i-level up. Pantay-pantay. Pagkatapos niyan, tusukin mo yung lupa para lalagyan ng buto. Ayan, so dahan-dahan. Tama-tama lang. Itingnan mo yung buto kung namamaga na. Kung sa tingin mo ay namaga na siya, ay pwedeng-pwede na. Ang paglagay ng buto doon sa mutas, lalagyan nyo ito ng dalawa o tatlong buto. Kasi hindi natin alam na hindi naging successful yung ibang buto. Ayan, pagkatapos niyan, siyempre kailangan nyo siyang lalagyan ulit ng lupa, no? Dahan-dahan lang o konting lupa lang. Pagkatapos, diligan mo ng tubig para mabasa ulit. Hintayin lamang ito sa loob ng 5 to 7 days bago siya itanim or bago siya itransplant. Next naman ay kailangan na natin mag-ready kung saan natin itransplant. Kung mayroon kayong container dyan na tulad ng ganyan o kahit anong container na hindi na magagamit, ay pwede na niyong magagamit na mapagtaniman sa kangkong. So, hatiin mo lang ito sa gitna para mas marami siyang mapagtaniman. Pagkatapos mahati, kailangan natin butasan. Yan, depende sa inyo kung gaano karami ang butas. Ang importante, kapag nagdilig ka ng tubig, tatagos yung tubig na hindi na-stack up dun sa loob. Ayan, pagkatapos, maglagay na kayo ng lupa, level up, dapat lupa niyo ay mataba. After 7 days, ganyan na kahaba, ganyan na kahilti, so pwede na siya i-transplant, ready na siya. Okay, mag-transplant na tayo. So, dahan-dahan ang pag-ungkat doon sa seedling. O, isama na din yung tree. Kasi carbon lang yan, butasan yung lupa at ilagay yung seedling. Pabunan lang ng konti, idiin konti. So, ganun lang kasimple. Pagkatapos niyan, ganyan ang hitsura. Pagkatapos, lalagyan ito ng balat ng itlog sa ibabaw. Pagkatapos, diligan mo ng tubig. Ang purpose ng balat ng itlog ay lagi nagumuhis yung lupa. Pero kung wala naman kayong balat ng itlog, pwede din kayo gumagamit ng rice hull. Pero kung wala kayong yan, okay lang, optional lang po ito. Kapag naarawan siya konti, gaganda ang kanyang tubo at gaganda ang hitsura ng kanyang dahon. After 17 days, ganyan na kahaba, isang dangkal na siya. So, hindi pa siya pwede magulay, no? Alanganin pa. After 25 days, ganyan na siya kahaba. So, maganda na yung tubo niya, malaki na, maganda rin yung dahon. Ayan, so pwede na siya ma-harvest. Susukatin mo ito kapag dalawang dangkal na siya, ay pwede na siya i-harvest. Puputulin mo lang siya para tumutubo ulit. Ayan, so pwede na kayo magbinta. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo dyan sa baba at replyan ko kayo ng paisa-isa. Kung may natutunan kayo sa video ito, huwag niyong kalimutan i-share para mas marami tayong matutulungan na gusto nilang matutunin kung paano magtanim. The more na marami tayong natutulungan, the more na maraming blessings ang babalik sa atin. Okay, thank you for watching this video guys. Sana nag-enjoy kayo.